Para yung sagot, parang yung 17, ang tingin sa akin, dati tinanong nga ni Maroli Apalya, eh nung handling Bible study man namin sa restaurant, bukas pang 17 o sarado, sabi ko, bukas at sara. Talong pulong. Day boss. Yan rin, binago ba? Yes. Hindi ba binago? Yes. Okay. Ito hindi binago. Yung general commandment, yung master key, yan ang dibinago. Pero wala siyang iisang term sa Old Testament. Kunwari, sa bagong New Testament, tuwi natin master key ng salvation is pagka-Berea. Sa Old Testament, wala siyang ganun term. Kahit nga sa Bible, wala ganun term. Ang term, love one another, you know how to listen, mga ganyan. Hindi yung nababago. Hindi yung nababago. Okay. Dito naman tayo sa nagbabago. Yung dibinago. Roma 2:14. Ang puso, yung konsensya. Kahit wala silang kautusan, meron na rin silang kautusan na sinusunod. Ang purpose na Daniel, change the everlasting covenant. Ano ba yung everlasting covenant? Hindi binigay covenant sa tao, pero nasa tao na yan. Sa Revelation 14, mayroong everlasting gospel. Yung everlasting gospel, kung alam nyo lang, turo mo nga, saan dyan ang everlasting gospel, Brother Simon? O, nakikita niyo kamay ni Brother Simon? Pwede mo tanda niyo. Pero, side view. Tao, yan. Yung everlasting gospel, turo mo si Saran. Turo mo na si Saran. Ang everlasting gospel, sa tribulation period yan, pinababa mo, pinapakita mo ang tao eh. Okay. So, ang everlasting gospel, huwag mo na ibaba. Okay. Yun ay mababaw na batayan ng Diyos sa kalikasan. Sa tribulation period, patali lang mamili ng type. Ngayon, parang Babylonian, gulo, di ba? During that time, patadaliin ng Diyos ang pagpili mo. Bakit? During that time, naniniwala ka ba sa dalawang propeta ay sa Diyos o terorista? Ganun lang. Ganun lang kung tinatata ka na kayo. Ngayon, ang hirap eh. Dahil maraming antas. Diba? Talong gulong ma. Kailangan magsigap dyan. Hindi mo na kailangan mag-research. O kahit hindi ka. Pagka-perehan mo dyan, hindi nagsalisip, nagsunod ng ilay. Aman sila sa, ganun, di ba? Magsalisip, magsunod ng ilay, magbukas, magpatas, kumpara, ebidensya. Yung nakakala mong mali, detectors ng ebidensya. Tapos yung iba dyan, pagdating dyan, hindi mo na kailangan gawin yan. Bigay mo lang buhay mo. Pero magdudusa ka. Siguro kung para may buhay dyan, hirap. Tapos nga sa saliksik, pero hirap naman ang buhay. Ngayon, akala mo tinatamad, nakakatamad magsaliksik, magkumpara, pag-set up, kahit pagpando ng pamilya, hindi nyo ginagawa. Pero mas madali yan kumpara doon. And kung tutusin, exciting, thrilling adventure yan. Ngayon dito, kung nakikita niya yung pakitain. Napakasarap maglingkod sa Diyos sa challenges na bigay niya. Napaka-exciting yung bunga bibigay niya. Yung bunga ibibigay niya, ibig sa bunga binibigay niya ba? Na iba, paramihan na ng tao. Pa-emotional na. Dito, yung bunga, pag tinupad mo, parang hinaka mo na maayos by instruction. Ang bunga niya, by word sa bata, nakakapanghilala sa iba. Nakakapanghilala sa iba. Okay, dito tayo sa binago. Bago tapin ito, kaya gusto ko na sabihin pabili. Ito hindi master key. Ito ay specific. Specific instruction, specific revelation. Ayon, bawat kapanahunan may pagbabago. Pero may binigay na isang halimbawa sa Bible. Halimbawa sa Bible, yung Hebrew 7. Hindi lang yata 7 eh. Hindi yata 7 yan. Verse 12. Tungkol yan kaya meron kay Helic yun eh. Ang pinago dyan is yung magbabago ng priesthood sa 7. Pero merong chapter 8, chapter 9, chapter 10, binago ang commandment. A new commandment, no? So itong binago ang commandment, unawain niya ito.
Ito ang hinalimbawa. Pero huwag tayo patatlas dahil sa isang halimbawa. Itong Old Testament, dahil sa isang halimbawa, New Testament, nawala na yung, ano? Ang trap, naging trap ko sa mga protestante, works, faith, faith, law, and grace. Hindi ko nasimulat, no? Uy, hindi ko nasimulat to. Ulitin ko, dahil hindi ko kinunan. Works, faith, law, and grace. So, halimbawa lang yan, arbitrary word lang yan. Ano siya arbitrary word? Bakit gumamit si Pablo ng works versus faith? Plus law versus grace. Kasi gusto niya i-separate yung pagdating ng progressive revelation sa time ni Christ. Sabi ni Christ, kay John the Baptist, until the law and the prophets were until John. Ang law and the prophets, ito, Old Testament. Yan yung talata na nag-declare na may old and new. Kasi, yung mga messianic hindi naniniwala na may old and new. Sabi ni Tim Hag, nanonood ka na YouTube video, walang old and new, isa lang yan. Yung dating law, yun pa rin ang dating law. Walang pinago. Itong walang pinago, yung everlasting covenant. Hindi na kailangan ibigay, nasa puso ng tao is created in creation na. Intrinsic in creation. Pero itong binabago, ito yung progressive revelation. Ngayon, ang progressive revelation tuloy-tuloy, hindi lang isang yes, no yan, ganun. No? Isang old new, hindi isang dalawa simple. Itong old new, isang simple halimbawa ng pagtuloy-tuloy ng progressive revelation. Kasi, dito sa new, may works din dito. Dito sa new, may law din dito. Sa old, walang faith? Meron. Sa old, walang grace? Meron. Hindi mo kita, hindi mo halata. Yan is yung HD5 revelation. So, maunawaan yung sabi ni Pablo. Ang pinupunto lang niya, mas lumalim. Unawain natin Ephesians 2:8. You're not saved by works. Anong klaseng works? Hindi works of faith. Works of law. Kapos na faith. Pwede mo tawagin works of law. Ito, may faith yung works niya, pero lumang faith. Yung faith na kapos ang revelation. Yan yung tamang unawa sa Ephesians 2:8. Eh, ang memorize nila, basta wala lang gawa. Sabi yung ano na, may missions. So, ito isang halimbawa, ganito. Kada isang mentare, Protestant Bible, Pentecostal religion, nag-move sa entire message. Sa entire message, may move na ganyan. Kaya may move ministry. Kung ikaw pera yan, mag-move ka. Kung hindi ka pera, hindi ka mag-move. Diyan may pride ka. So, ano mangyari? Yung maiiwan dyan, itong halimbawa ng cross ay na-apply. Nasundan nyo? So, hindi lang ito from mga Hudyo, ang sa Kristiyano, hindi lang ganoon. Hindi lang to Katoliko, Protestante. Hindi lang to Protestante, Pentecostal. Hindi lang to Pentecostal end time. O Trinity Oneness. At hindi lang to end time message na Bible Absolute sa Spoken Word Absolute sa Bible Absolute. Hindi lang to sa traditional hukum. Any situation na nandun ka, merong battle between the old and the new. Ang old mo, hindi yung literal na Old Testament na Bible na Hudyo. Ang old mo, kung anong kinagista mo sa denomination, anong kinagista mo sa anti-marriage, anong kinagista mo sa lumang unawa natin. May mga lumang unawa tayo. Mga dito, isa natin minsan. Kunwari, sa isang local church, biblical ba, kailangan isa lang pastor, ganyan. Ang kukunti lang talaga ang may gift ng ministry, iba wala na. May mga old understanding tayo, kailangan umabante sa bago. Kung hindi ka umabante, eh alam na, hindi ka abante. At pag-usapan natin abante, dugo ni Christian, di ba? John 1:7. First John 1:7, hindi lang dito sa time ni Cristo, 2,000 years ago. Anytime, pag mayroon nag-move na liwanag, hindi ka sumunod, baka kang hindi sumunod dito. Amen. Yan yung sinasabi ko rito. Eh, gusto ko samantala yung tanong ni Reverend Yosef. Na, yung old to new,
may new commandment. Ang new commandment, hindi po tinadagan ang new, ang old. Kasi iba yung master key, iba yung general na dapat attitude mo na patay ng Diyos. Pero yung mga topics na nireveal, doon ka sinusukat ng Diyos. Sabi ko na sa inyo, yung 17. Yung 17 na hindi napapansin ng karamihan, yung attitude yung master key na yan. Diyan kasayado ng Spirit Santo. Diyan naligtas yung hentil kahit wala sila pausan. So, sinusukat ka ng Diyos batay sa membahay binigay niya sa kapanahonan. Ano ba ang reaction mo ng attitude mo? Doon ka hahatulan. Sa mayon revelation period? Verse 1, revelation period. Sa revelation period, bagal. Ang wrong boy. Sa revelation period, mama. Sa revelation period, ang batay ng Diyos, hindi na yung gano'ng malaming tinusapan ng book or what. Ang pagkalitasan ng Diyos, naniniwala ka ba sa wrong propeta sa Diyos siya ng inay? Bigay mo buhay mo. Maraming tumatanggap kay Kristo, pero hindi lang tanggap sa parte niyan. Tumatanggap puno. So, nakikita niyo yung pagbabago. Pero master key nandun pa rin. Kaya ito, kailan makita niyo eh. Itong halimbawa ng cross, napakahalaga. 17 nandito kasi dito ang susi, makita mo, ano ba ang titignan natin para mag-move tayo? Ako ba ay inaaring-ganap na dito? Hindi. Dito ba justified ako? Dito ba predestinate na ako? Dito ba sanctified na ako? Ay, nabuo. Umabante kasi. Hindi makasunod yung iba. Iwanan mo. Di ba, isipin, ayaw mo sa kanila. Kaya umalis. Ibig sabihin, ikaw tinatakwil nila. Ayaw nila kasama ka. Ayaw nila karubilo ka. Tuloy ka lang. Mahal mo pa rin sila. Hindi ikaw tumiwa sa kanila, ikaw iniwasan nila. Malinis ka sa puso mo, wala kang masamang ano sa kanila. Hey. Ikaw lang ang pinag-isipan ng masama. Tuloy ka lang. Nangyari yan, bawat kapanahonan, alam nyo? Sabi nga, huwag nyo isipin na kung pinag-isipan kayo hindi maganda, ano na? Parang pinagtakil-saklo ba nga ng langit puta? No! Siya yung tunay ka na ng Diyos. Kasi isa yan sa karakteristik. Eh kung mahal ka na lahat. Laki-laki na imperyo, mahal ka na lahat. Ako mo? Ito yung age of separation, pero hindi nyo yung nag-separate. Yan yung mali doon sa dati ng isa man eh. Sila yung umiiwas. Kami yung umiiwas nun eh. Pero ito, hindi ikaw yung umiiwas. Ikaw yung umiiwasan. Ikaw yung tinatakwil. Pagdating kay Pito, may yung kapuusan, no?